Lord, amen. Salamat sa Panginoon muli sa hapong ito, sa oras na ito, mga kapatid, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. At last week, ang ating napag-aralan, no, that the Holy Spirit is the Comforter. No, at hindi lamang yun magbabasa natin sa Biblia, He is also the Counselor, the Advocate, no, the Helper. No, kaya nababanggit natin, no, nung linggo, help is available, mga kapatid. Because the Holy Spirit is always there. No? At nananahan siya sa lahat ng tao na sumasampalataya sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Hesukristo. Ang title nito, mga kapatid, is yun, The Helper. Ayan na pala, no? Naka-flash na dyan. The Helper. Ano ba yung mga bagay na nais ng Banal na Espiritu? Yung mga priority na nais na tayong tulungan, no? So, syempre, hindi tayo tutulungan ng Banal na Espiritu sa gawain mga makamundo. Amen? Tutulungan tayo ng Banal na Espiritu. Mararanasan natin ang pagtulong ng Banal na Espiritu kung ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Because sa ganang ating sarili, sa ganang laman natin, hindi natin kayang sumunod sa Diyos. Ngunit, dahil sa tulong ng Banal na Espiritu, tayo ay nakasunod sa Panginoon. Amen? By His grace, by the power of the Holy Spirit. At sabi nga sa ating mga kahinaan, no, lalo na sa panalangin, tayo ay tinutulungan ng Banal na Espiritu. Amen? So, the Holy Spirit desires to help us. No? Yun ang laging dinidesire ng Banal na Espiritu. Tulungan tayo. No? Sino ba yung mga nangangailangan ng tulong? Tayo. Na may kahinaan. Tama po? Yes. May mga bagay na struggle or ibig sabihin yung talagang dapat mapagtagumpayan natin sa araw-araw. At tatagumpay lang tayo sa tulong ng Banal na Espiritu. Kaya napakahalaga, mga kapatid, nung panalangin, yung meditation, reading the Word of God, meditation, and syempre yung ating fellowship with the Holy Spirit. Amen? Yung ating pagsamba, papuri sa Panginoon, at yung mga bagay na pagsunod sa Diyos. Amen? Doon tayo na pupuspos ng Banal na Espiritu. Number one, He wants to make us holy. No? Kaya ba nating banalin yung sarili natin? Hindi. Only the Holy Spirit can do that. Amen. Kaya tutulungan niya tayong mapaging banal. No? He's the helper. He wants us to be holy because He is holy. Amen. No? 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo, kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. Amen. So ang nais ng Panginoon, yung tinatawag na tayo ay mapaging banal. Una, tayo ay maligtas. No? At syempre, yung taong naligtas, he is justified. Tama? Tayo na pawalang sala. Pero natatapos ba doon yun, yung naborn again tayo? Hindi. No? It's just the beginning of our walk in the Spirit. Dahil pinagkalooban tayo ng Banal na Espiritu. So, kaya sabi doon ni Apostle Paul, magpasalamat. Dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang kayo. Pag sinabi, we are chosen, no? Or we have been elected, no? Sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. Amen. So, paano po naligtas ang isang tao? Sa pamamagitan ng pananalig sa katotohanan at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kung walang Banal na Espiritu na kumikilos sa sanlibutan, no, imposible ang kaligtasan po, mga kapatid. Kaya may mga misyonaryo, di ba? Kaya merong mga tayong mga Kristiyano na nag-evangelize, nag-share ng gospel. Makapag-share ba tayo ng gospel kung hindi dahil sa Holy Spirit? Hindi, di ba? Makapag-intercede ba tayo kung hindi dahil sa Holy Spirit? Hindi din, di ba? So lahat yun, it's all the work of the Holy Spirit because in the last days, no, ang Banal na Espiritu po talaga
ang kikilos, no? Ano po ang gagawin natin? Susunod. Amen. Kasi merong prompting ng Banal na Espiritu, meron siyang leading or meron siyang ginagawa sa atin. Pero kung tayo naman hindi sumusunod sa Banal na Espiritu, hindi natin mararanasan yung pagtulong niya sa atin. Tama po? Amen. Pangalawa, the Holy Spirit wants to strengthen your inner man. No? So, ang sabi dito sa Efeso chapter 3, verse 16, idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Amen. So the Holy Spirit wants to strengthen our inner man. Kasi yun ho talaga tayo. Eh. Ano bang tatlong sangkap natin? Tatlong binubuo ng pagkatao natin. Body, soul, and spirit. Sabi ni Apostle Paul, idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, no? Ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual. So, ano po dapat ang maging malakas sa atin? Ating kaluluwa, no? Yung buhay espiritual. Yung inner man, no? Yun yung tayo talaga. Kasi yung laman natin, tumatanda, mawawala, diba? Nangihina. Pero ano yung dapat natin pagtuunan ng pansin? Yung panlabas ba o yung panloob? Inner man. Amen? Kasi maraming po sa mga tao, ano pong pinagkakaabalahan natin? Yung panlabas eh. Diba? Hindi naman po masama yan, eh, pagandahin natin yung panlabas or mga bagay. Pero most of the people in this world, no, they are very conscious pagdating sa panlabas. Pero pag sa panloob, inner man, no, hindi nila yun na bibigyan ng prioridad. No? Pero ang Banal na Espiritu, anong prioridad ng Banal na Espiritu? Yung panlabas o yung panloob? Panloob. Yung character. Amen? Character development. So, kung tayo po ay magsasubmit, no, sa salita ng Diyos, sa pangunguna ng Banal na Espiritu, yung ating pong inner man or yung ating buhay espiritual ay lalakas. At pag malakas ka sa buhay espiritual mo, no, pag matatag ka sa buhay espiritual mo, no, magagamit at talagang magagamit tayo ng Panginoon for the advancement of the kingdom of God. No? So, the Holy Spirit wants to strengthen our inner man. No? Napakarami pong nating magagawa kung malakas tayo sa spiritual. Amen. Makakapag-alaga ka. Amen. Makakapagturo ka. Amen. No? At syempre, pag malakas ka sa spiritual, andun ang kaloob ng Banal na Espiritu. Amen. Amen? So, maraming potential na lalabas sa'yo. Yes. Diba? Meron ka palang gift of healing, meron ka palang gift of giving, meron ka palang, di ba, gift of service. Kasi malakas yung ano, may kahit may kahinaan yung physical mo, pero yung inner man mo ay malakas. Lalakas yun eh. Ama? Yung kaisipan mo, kasi ano yung inner man, di ba, yung soul, yung ating pag-iisip, yung ating emotion, lalakas ka. Di ba? Ma-handle mo ng maayos yung mga problema, kasi malakas ang spiritual mo. Pero kung mahina ang spiritual mo, konting problema, bagsak tayo. No? Buti na lang, praise the Lord, nandiyan ang Banal na Espiritu. Pero, tingnan natin, ano ba yung sinasabi ni Apostle Paul, no? Nagaling sa kalooban ng Diyos din, yung panalangin. Panalangin niya, malakas tayo sa spiritual. Panalangin niya dun sa mga taga-Epeso at sa lahat ng kapatiran na kakasalamuhan niya. Kaya tayo kapag idinalangin natin ang isang kapatid, no? Oo, nais natin, halimbawa, malakas siya physically, no? Kadalasan kasi paglabas yung nakikita natin eh. Pero huwag natin kalimutan mga kapatid, idalangin ang ating mga kapatid, yung kanilang buhay spiritual, yung inner man, no? Na ang dalangin natin, Lord, ang pangunahin po na aming dinadalangin ay palakasin niyo po si kapatid na ganito sa kanyang buhay spiritual, sa kabila po ng kanyang physical condition,
ay manatili po siyang malakas at tuloy-tuloy na maging balago sa buhay espiritual. Amen? Maganda mong dalangin yan. Ganyan yung dinadalangin basically ni Apostle Pablo. Amen? Kasi totoo naman eh, let's face the truth mga kapatid. Yung laman natin, mga panlabas, wala eh. Lahat yan mawawala, manghihina. Yes. Para pababa yan lahat eh. Napababa eh. Kaya yung spiritual natin, dapat pataas yan eh. Amen po mga kapatid. Palago yan. Sa tulong ng banal na Espiritu. So, lagi tayong magdepende, dumipende sa salita ng Diyos, sa banal na Espiritu. So, number three, no? The Holy Spirit wants to teach us. No? Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu na maintindihan, maunawaan ang salita ng Diyos. Sa John chapter 16 verse 13 or Juan chapter 16 verse 13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ano ibig sabihin nito? Yung kaunawaan na makikita mo yung katotohanan sa salita ng Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. No? So, ang banal na Espiritu ang guro, ang teacher. Amen? Sa buong katotohanan, ililit niya tayo, i-reveal niya sa atin kung ano po ba ang nais ng Panginoon. Yung pangungusap ng Panginoong Diyos sa atin through the Holy Spirit, tuturuan niya tayo. No, halimbawa, mahina ka sa pag-ibig sa kaaway. Yeah. Ay, mahina dyan eh, di ba? Or pag-intindi or pagpapasensya, mahina ka to. Self-control, mahina ka. Di ba? Pero, alam natin, fruit of the Holy Spirit. Amen? Love, peace, joy. Di ba? Yung prutas. Yung bunga ng Espiritu. So, lahat yon magagawa or mangyayari sa atin, lalakas tayo sa mga aspeto na yon kung tayo po ay magpapasakop sa banal na Espiritu. No? So, tanda natin, the Holy Spirit is a gentle person. Hindi siya namimilit. No? Pero kung talagang susundin natin, magsasubmit tayo sa banal na Espiritu, matututo tayo. No? Alam natin, maraming na tao or sinasabing mga Kristiyano, no, na kumbaga, hindi siya matuto doon sa isang part ng kanyang buhay. Bakit ho kaya? Submission to the Holy Spirit. No? Kasi, syempre, nasa laman tayo, umiira yung laman. Pag sinabi ng banal na Espiritu, magpatawad tayo o humingi tayo ng tawad. Para bang napakahirap, no, sa atin sa mga ganong sitwasyon. Hindi natin maamin. Aminin natin na yung bagay na kasalanan natin, no? Yun yung sinasabi ng banal na Espiritu. Pero hindi natin magawa yon. So, hindi tayo matututo kung hindi natin susundin ang banal na Espiritu. Amen po? So, kaya napakahalaga yung pagsunod, yung pagpapasakop. Tinuturuan tayo eh. Diba? Ng banal na Espiritu. Kumbaga sa schooling, may ano yan, test. Tetestingin ka. Diba? Ilalagay ka ng Diyos sa sitwasyon kung saan dapat matuto ka. Yung pagdidisiplina, pagtuturo din po yun eh. Amen? Didisiplina tayo ng Panginoon. Oh, halimbawa, ikaw ay gastador. No? Pera. Eh sabi, dapat good stewards tayo. No? Dapat good stewards tayo sa mga biyaya ng Panginoon. So, tuturuan ka ng Diyos. Minsan, or madalas, pararaanin ka ng Diyos dun sa kawalan. Tama? Para matuto tayo, ma-appreciate natin yung bawat sentimo. Amen? Ma-appreciate natin yan. At nang sa ganon, kapag binigyan ka muli ng Panginoon or pinagkalooma ka ng kaparaanan ng Diyos sa aspeto ng pananalapi, matuto ka na. Marunong ka na. Amen po? So, ganoon po yun. Marunong ka na mag-budget. Hindi ka puro, ano, di ba? Puro gastos. So, kasama po ba yun sa pagtuturo ng banal na Espiritu? Kasama yun. No?
Alam niyo ba, pagdating sa pananalapi o sa pera, maraming tinuro ang Panginoong Jesus diyan. Maraming turo ang Diyos diyan. Yes. Sa kalusugan. Amen. Tinuturoan ba tayo ng Banal na Espiritu sa aspeto ng kalusugan? Yes. No? Kapag tayo ay natuto o marunong, no? Mag-alaga, templo ng Diyos, di ba? Ating katawan. Tinuturoan tayo ng Panginoon. No? That's one of the most spiritual thing na dapat nating matutunan. No? Akala natin physical lang yan, pero hindi. May spiritual na pagtuturo ang Banal na Espiritu diyan. Sa aspeto ng pamilya, no? Pagpapalaki ng anak. Spiritual pa rin yan eh. Amen? Tinuturoan tayo ng Banal na Espiritu. Paano ba? Nandun din yun sa Proverbs, di ba? Nandun din yun sa salita ng Diyos. Matatagpuan natin. So, sa pagbibusiness, no? Sa lahat ng mga bagay na aspeto, ang Banal na Espiritu ang tagapagturo. So, the Holy Spirit wants to teach us all the principles in the Bible and yung tinatawag na buong katotohanan. No? At mismo ang Banal na Espiritu ang maghahayag sa atin maging yung mga bagay sa hinaharap. Amen? Merong anticipation, merong nililit tayo ng Banal na Espiritu doon sa vision na nais ng Diyos. Amen? At pag nilakaran mo, kaya nga sinabi, walk by faith, not by sight. Ano yun? Ano yung sabihin nun? Lagi lang tinaralunig, walk by faith. Hindi walk by feet. Hindi yung Bisaya, ah. Feet, yung paa. Ah. Nabisaya man. Hindi yun. Hindi yun. Ah. Walk by faith, hindi walk by feet. Tama? Lakaran natin yung pananampalataya. Ibig sabihin, pagsunod sa Diyos. Lakaran natin yung kalooban ng Diyos. Hindi yung naglalakad ka sa paa mo na walang patutunguhan. Ang Banal na Espiritu, malinaw na malinaw, no, ang kanyang plano sa ating buhay. Malinaw na malinaw ang plano ng Diyos sa ating buhay. Diba? Eternity. To be with Him forever. And we are just strangers here in this world. The Holy Spirit will remind you, no, na you are a stranger here sa mundong ito. Gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi ito ang talagang tirahan natin. Diba? Yung sinasabi ng Banal na Espiritu eh. Hindi talaga ito ang tirahan natin magpakailanman. We are temporarily narito lang sa libutan. Mga bagay sa libutan, temporal. Diba? Sinasabi ng Banal na Espiritu, why do you worry about temporary things? Diba? Minsan nag-prompt sa'yo ang Banal na Espiritu eh. Bakit ka anak nag-aalala? Eh narito ako eh. I will help you. I want to bless you. Nga lang, bago mo makamit yung blessings, there are conditions. There are terms and conditions. Amen? Gusto kang i-bless ng Panginoon? Yes. The promise from Abraham? Yes, hanggang sa panahon natin because we are Abraham's seeds, co-heirs with Christ. Amen, mga kapatid? Tagapagmana eh. Mayaman tayo, actually. Mayaman ang Diyos. No? Sabi pa nga sa Old Testament, hindi ka buntot, ikaw yung ulo, yung dominion. It's talking about the victory or the victorious blessings, no? From God. So, mayroon tayong power and authority. Nga lang, bakit hindi nagagamit ng kadalasan or maraming Kristiyan, dahil hindi siya nagpapasakop o hindi niya maunawaan kung paano ba yun. Paano ba yung walk by faith na yan, Pastor? So, pasakop tayo sa Banal na Espiritu. Papatnubayan niya tayo sa buong katotohanan. No? So, at iiwas pa tayo ng Banal na Espiritu sa mga unnecessary pain. Diba? Yung mga unnecessary mga distraction sa buhay, basta tayo po ay tuloy-tuloy na nagpapasakop sa Kanya. No? Number four, He wants to help us worship.
No? He wants to help us worship. So sa pagsamba, akala natin madali ang pagsamba. Sa ganang ating sarili, hindi makasamba yung laman. Tama? No? Sa tulong yun ng Banal na Espiritu. That's why we worship God in spirit and in truth. Eh kung mahina ka sa espiritu, makakasamba ka ba sa Diyos? Hindi. Pag nag-brown out dito, di ka na makasamba eh. Katulad kanina, sira yung gitara. Nakakasamba ka pa rin? Yes. Balaks ka sa espiritu eh. It doesn't matter. Pumiyok yung song leader. It doesn't matter. No? Pumalpak yung music. Yung mga instruments. It doesn't matter because you worship in spirit and in truth. Alam niyo ba yung the first record of worship sa Bible? Sa Genesis, yung inalay ni Abraham si Isaac. May mga instruments ba doon? May mga music ba doon? Na dapat kailangan bonggam-bong. Hindi, I'm not against that. No? Pero yung pinupunto natin dito, the Holy Spirit leads us to worship. The Holy Spirit wants to help us to worship. Papaano? No? Basahin natin yung Philippians chapter 3. Verse 3. Tayo at hindi sila ang tumanggap ng tunay na pagtutuli. Tayo ang mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay or ang ating buhay kay Kristo Jesus at hindi tayo umaasa sa mga physical na bagay. Malinaw po ba? Hindi tayo umaasa sa mga physical na bagay para sumamba sa Diyos. Yung gusto mo, may nakikita ka para makasamba ka, hindi. In spirit eh. Sabi doon, tayo at hindi sila. Kasi po may tinutukoy dito na talagang mga true worshipers. Amen? Sa Bible. Sa John chapter 4, 24, di ba? Or buong chapter 4 na tinawag doon, true worshiper. Bakit mababasa natin doon, true worshiper? O yung mga tunay na mananamba or sumasamba sa Diyos ay ngayon, sabi, di ba? Dumating na ang mga tunay na sumasamba sa Diyos, sabi ng Panginoong Jesus. Bakit? Meron po bang pekeng sumasamba? Marami. Marami. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, tayo at hindi sila ang tumanggap ng tunay na pagtutuli. Bakit? May pekeng bang pagtutuli? Yes, meron. Yung parang sa physical lang, tinuli outside, di ba? Oh, na ako, kabila ako sa Diyos kasi tuli ako. Di ba? Ganun yun eh. Pero yung tunay na pagtutuli sa puso. Yes. Pag natuli ka sa puso, ibig sabihin, yung banal na espiritu, gising, buhay ka sa espiritu. Yes. Nalinis ka. Cleansing. Naunawaan natin, mga kapatid. Yes. Kaya sabi, tayong mga sumasamba sa Diyos. Ngayon, makakasamba ka sa Diyos sa espiritu. No? Sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Ah, yun naman po pala, hindi tayo makakasamba sa Diyos sa pamamagitan ng sa ganang ating sarili, kundi sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay, no? Kay Kristo Jesus at hindi tayo umaasa sa mga physical na bagay. Hindi tayo umaasa sa kung anong mga material or mga bagay or mga tao kung hindi ang ating ipinagmamalaki ay ang ating buhay sa Panginoong Jesus. Yun ang tunay na pagsamba. Buhay sa Panginoong Jesus. Na siya ang ating tinataas sa ating buhay. Amen po. Because worship, hindi lang yun yung umawit ka, no, nagpuri ka sa Panginoon na sa church, no. It's a lifestyle. Worship is a lifestyle. Kasama din yung kabuuan natin, lahat-lahat sa atin, yung character natin, on how you treat people, that's worship, part of worship. No, yung pag-awit natin dito, it's all just part of worship, but hindi yung tinatawag na buong pagsamba. Diba? Ngayon, nag-meditate tayo ng salita ng Diyos, pagsamba ho ba ito? Yes. It's part of worship. No? So, whenever there is sacrifice, no, kaya, offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Yung fasting, sakripisyo po ba yun? Yes. No? And it's reasonable
service. It's part of worship. Prayer, it's part of worship. No? Na lahat ng i-offer natin sa Panginoon, yung giving, is it part of worship? Yes. Hindi buo ang pagsamba mo kung walang giving, kung wala kang ibibigay sa Panginoon. Dahil meron at meron yan. Not just by money, no, but with your strength, with your time, with your effort, with everything. That's worship. At doon tayo dinilid ng Banal na Espiritu. Tinutulungan niya tayo para makasamba tayo ng totoo. No? Tunay na pagtutulik. Tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Amen? In spirit and truth. True worshiper. Yan sinasabi ng Panginoong Jesus din dun sa John chapter 4. Amen? So, ayan. Limang punto lang po ito, no? Pero actually, napakadami pa sa Bible na nais tayong tulungan ng Banal na Espiritu. No? So, lastly, the Holy Spirit wants to give us power. Amen. Power of what? No? Alam natin yung Acts 1:8. Sabi doon, sa mga gawa, chapter 1, verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Amen? So, nariyan yung anong kapangyarihan? Para mag-witness. Maging saksi tayo, no, sa katotohanan ng Panginoong Jesucristo na siya ang tagapagligtas, no, at yung gospel yung maating ma-share. Kapangyarihan na tayo ay mag-testimony, no? So, ayun ho, na to testify about the truth, no, about Jesus. Yun yung kapangyarihan na ipinigay sa atin ng Panginoon, no? So, sabi doon, pagbaba sa atin ng Banal na Espiritu, tatanggap tayo ng kapangyarihan. Ano pa? Yung kabahagi ng kapangyarihan ito. We can cast out demons. Diba? Meron ding gift of healing. When you, a prayer of a righteous man availeth much, powerful and effective. Katulad ni Elias, na nalangin siya na huwag umulan. Umulan. Umulan ba or hindi? Hindi umulan nung nalangin siya. At nung nalangin siya umulan, umulan. Grabe kapangyarihan, no? Pero, dahil yun sa naunawaan ni Elias or ni Elijah, yun ang kalooban ng Panginoon. Kasi, oo, mababasa natin, si Elias or si Elijah ang nanalangin nun. Pero ang totoo, nilagay sa puso ni Elias yun para idalangin niya yun. Tama? So, kung may, lalo na sa intercessor, pag nag-intercede tayo, pag may nilagay sa puso natin ang Panginoon, ang Banal na Espiritu, ang Panginoon, no? By all means, i-declare mo yun. Itaas mo yun. Sabihin mo yun. Amen? Kasi, ang Banal na Espiritu rin talaga ang magbibigay sa atin kung anong mga items natin sa panalangin. Tama? Mga specific items. Kay Elijah, specific yun eh. Na Lord, huwag umulan. Hindi umulan, 3 taon. Nung nalang siya umulan, yun. Nga po, ay umulan. So, very powerful and effective, no? Yun yung kabahagi sa kapangyarihan na ibinigay ng Banal na Espiritu. Nang sa gayon, tayo ay maging witness, buhay na patotoo, living testimony, maging saksi sa kagilagilalas na mga bagay na kapahayagan mula sa Diyos. Naunawaan po natin mga kapatid. So, yun po ang mga nais gawin sa atin ng Banal na Espiritu, mga major things na nais tayong tulungan ng Banal na Espiritu. Ulitin ko, una, nais niya tayong maging, nais niya tayong pabanalin. No? Pangalawa, nais niyang palakasin ang ating spiritual na pagkatao, yung inner man. Pangatlo, the Holy Spirit wants to teach us. Pang-apat, the Holy Spirit wants to help us worship. Panglima, the Holy Spirit wants to give us power. No? So, 5 punto lang po ito, pero napakarami pa po sa Biblia.
Amen. So, naunawaan mo ba natin, mga kapatid, yung mga bagay na ito na nais tulungan tayo ng banal na Espiritu? No? So, ito po ay iyan natin, no, i-meditate natin sa ating mga bahay, no? At ibahagi din natin sa ating mga cell group. Nang sa gayon, tuloy-tuloy po na maranasan natin ang pagkilos ng banal na Espiritu. Amen? Yun lamang po ang mensahe ng Diyos sa hapong ito. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos, mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa kapahayagan mo sa hapong ito, Lord. Salamat sa iyong mensahe sa amin, Panginoon, na tuloy nga, Lord God, you're always willing to help us, Panginoon. And you want us to be available, Panginoon, always, Panginoon, sa mga bagay, Lord God, na nais mong ipagkaloob sa amin, na nais mong tulungan kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kahinaan, nang sa ganyan, Lord God, kami nga po, Panginoon, ay talagang maging witness, Panginoon, magampanan po namin, Panginoon, ang iyong mandato sa amin, walang iba kundi ang Great Commission to share your gospel, no, to make disciples, Panginoon, of all nations, at ikaw nga po, Panginoon, ang ay maparangalan. Salamat po, Ama, sa pribilehiyo na kami po ay malayang nakasamba sa iyo. Maraming salamat sa pribilehiyo na kami sa tuwi-tuwi na nakakalapit sa iyo, sa iyong trono ng biyaya. Sa iyo po na yung pinagkakatiwala, Ama, Panginoon, ang aming buhay at ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Your will be done, Panginoon. Patuloy kang maghari sa aming buhay. Sa iyo po na binabalik, binibigay pagsamba, papuri, kalwalhatian, karanganan, magpakailanman, O Diyos, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Palapakan pa natin ang Diyos. So God be the glory. Amen.